po si Ervinil Temporal ng 9.09er. Sa aking ika-34 na kaarawan, tayo po ay magbalik tanaw. Pupunta po tayo sa Barangay Cruz na Ligas, Diliman, Quezon City, ang mismong lokasyon kung saan nag-umpisa ang house tutorial ng 9.09er, 15 taon na ang nakalilipas. Sa lahat ng lugar sa Metro Maynila, bakit dito ko naisipang mag-umpisa? Naisipan ko naghanap ng boarding house sa mismong katabi ng UP Diliman. Para sa hapon, pagkatapos ng aking klase, hindi na ako magbabayad ng pamasahe. Maglalakad na lang po ako pabalik sa aking tirahan. Hindi ko po talaga pangarap maging teacher. Ang pangarap ko noon, maging artista. Bakit? Si Chocolate po ay best friend ng aking tita Jessica, kapitbahay sa Bolton, Davao City. So nakita ko, gumanda ang kanyang buhay, nakapagpatayo siya ng sariling bahay, nabilhan ng sasakyan, ang kanyang mga magulang. So yun din yung personal aspiration ko ng mga panahong yun. So baka pwede din ako maging stand-up comedian. Kaya pinilit ko talaga lumipat ng UP Diliman. Feeling ko, mas madali kong ma-achieve ang ganong klaseng dreams pag nasa Maynila ako as compared kung nasa Davao. Una ko napadpad sa Maynila, 2005, I was the textbook example of a minority. Bakit? Ano ba ako nung 2005? Baklang, crossdresser, na taga-bukid, na walang impluensya, walang kapangyarihan, walang pera, promdi, pupunta ng Maynila, makikipagsapalaran. 17, nung lumipat ako ng UP Diliman. So, hinintay ko muna na maging 18 years old ako noon. Sinubukan ko mag-apply sa call center. Sa maniwalat kits hindi, 5 call centers ang nag-reject sa akin noong mga panahong yon. Nag-team captain ako ng UP Mindanao Debate Society. Pero, hindi ako tinanggap. Meron naman akong skills. Pero, bakit kaya hindi ako makapasok sa trabaho? Ang pinakamahalagang lesson that I have learned as a person, hindi lahat ng gusto mo ay ibibigay ng Diyos sa'yo. Kailangan mo lang talagang hintayin yung perfect timing. Minsan, yung mga estudyanteng kumukuha ng exam, nadedepress sila pag hindi sila pumapasa kaagad. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, in God's perfect time. Darating at darating yung araw na yan. So possibly, delayed lang, pero never denied. Ang tagal bago ako nakahanap ng trabaho. Inabot ako ng May 2006, 6 na buwan. Apply lang ng apply. May mga projects sa UP Communication Research. Medyo magasto siya. Kailangan mag-print ka na mag-print, photocopy, bayad sa internet cafe. Wala akong choice. Kailangan ko maghanap ng trabaho. As a working student, malaki ang maitulong ng IELTS para matapos ko ang aking kursong BA Communication Research. Andito na tayo ngayon sa V. Francisco Street kung saan nag-umpisa ang lahat-lahat. May 2005, nung una akong nakarating dito, kung saan ako unang nagturo ng IELTS. Tsanan! So andito tayo ngayon, kasama ko si Mang Guido. Siya po yung landlord ko noong 2005-2006. So nagre-renta po kami noon ng apartment. Yun po yung mismong unit sa likod po nito. Mang Guido, say hi! Hi! Eto, dito sa lugar na to, naglalagay ako ng mga chairs. Kasi yung mga estudyante nung panahong yun, hindi sila kasya sa loob. So, binubuksan ko lang itong mga bintana. Dito nakaupo yung iba. Tapos, dito ako nagtuturo. Nung mga panahong yun, mga nasa 15 silang umaattend. 10 na nasa sala, 5 kabilang side, 5 kabilang side. May 5 din dito sa side na to. Medyo goosebumps lang, may chill lang, more than a decade. Ngayon lang ulit ako nakabisita sa lugar na ito. Sa mga nagtatanong, sa mga nagtataka, ito yung mismong site na yun kung saan nag-umpisa ang IELTS tutorial ng 9.09er.
So finally, nung dumating na yung para sa akin, yun na nga ang pagtuturo ng IELTS, private coaching ang dating nun kasi wala naman akong pera para itayo ang review center noong 2006. So pagpupunta yung mga estudyante dito, yung mga nurse, susunduin ko sila mula sa pila ng tricycle, pupunta kami dun sa bahay ni Mang Guido sa 13 V Francisco Street kung saan sila mag-aaral. Siyempre, karamihan ng mga panahon na yun, pag mag-aaral sila, saan ba sila pupunta? Malamang sa malamang, maghahanap ng review center, let's say sa Morayta area or sa mga poshi-poshi, mga shala-shala ng mga lugar kagaya ng Makati, Ortigas. Well, gusto kong i-emphasize na ang pagpasok sa exam, wala sa lugar. Nasa kung sino ang nagtuturo at kung anong dedikasyon na meron ang guro upang matulungan ang mga estudyante pumasa sa exam. So umaga, nung nagtuturo ako ng IELTS, usually mga 9 a.m. to 12 noon. Pagkatapos magturo, ihatid ko sila ulit dito sa sakaya ng tricycle. Tapos kakain ako sa aking paboritong bilihan. Bibili akong fishball, bibili akong monggo, tokwa, toge. Now, ang gagawin ko, pupunta akong UP sa hapon. Papasok ako 1 p.m. to 4 p.m. Apat po ang naging trabaho ko noon. So una, magtuturo ng IELTS sa umaga dito sa Barangay Cruz Naligas. Pangalawa, pupunta akong Ortigas para magturo ng mga Koreano. 6 p.m. to 9:30 p.m. or 10 p.m. usually yun. Pangatlo, nakakuha din ako ng trabaho sa isang IELTS review center sa Morayta noong mga panahong yon. Hindi po ako may-ari noon, pero ako po yung lecturer nila. Number 4, data gatherer sa isang research firm na based dito sa Teachers Village, Quezon City. So isipin nyo, apat na trabaho sa isang SEM. Sa lahat po ng apat na yon, habang ako po ay nasa eskwelahan. Nung SEM na yon, syempre, ang mga God's help those who help themselves. Kung masipag ka, meron at merong ibibigay ang Diyos para sa'yo. So kahit apat ang trabaho ko noon sa isang SEM, nakakuha pa rin ako ng apat na flat 1 sa limang subjects ko noon sa UB. Malamang naiisip nyo, so paano ko tinayo ang 9.09er at paano kami lumipat ng Quezon Ave? So, May 2006 to April 2007, nakapag-ipon ako ng capital. Iniisip ko, siguro ipunin ko muna to. Hindi ko muna gagastusin ko. Total, nasa eskwelahan pa ako, hindi pa naman ako graduate ng mga panahon yon. Pero, isa pang natutunan ko mula sa nanay at tatay ko, when opportunities come, they don't come the second time around. Kaya, I took the risk. Sabi ko, itatayo ko yung niner. So, yung naipon ko na kapital, pinambili ko ng upuan, ng mesa, ng aircon, ng LCD projector, at inayo ang niner sa Quezon Ave. After 3 months, naging number 5 IELTS Review Center sa buong Pilipinas, and after 3 more months, naging number 1 IELTS Review Center noong October of 2007. So fast forward to 2021. Ang isang simpleng pangarap na nag-umpisa sa scratch paper, ngayon, naging number 1 English Review Center sa Pilipinas. Meron ng sariling website, may sariling YouTube channel, may sariling mobile app, at nasa Shopee and Lazada na rin. Marami po sa atin ang takot mag-take ng risk. Pero kung hindi ka mag-take ng risk, hindi mo rin malalaman kung maging successful ka. So, ang sa akin lang, kung sa tingin mo, meron kang pangarap na gustong abutin, hindi mo hihintayin na ang pangarap mo ang lalapit sa'yo. Gagawa at gagawa ka ng paraan upang makamit mo. Hindi siya magiging perfect. Kasi ang buhay naman, hindi perfecto, lalo na kung hindi ka pinanganak na mayaman. Madadapa at madadapa. Pero doon sa mga pagkakamaling yun, doon ka makakapulot ng aral na siyang gagamitin mo para ikaw ay maging much better. Yan ang panghuhugutan mo para makamit ang tagumpay. Marami po sa atin, hindi pinanganak na mayaman. Sa mga minorya, LGBT, mga taga-probinsya, pupuntang Manila, makikipagsapalaran, walang kakilala, walang kakoneksyon. Itong panahon ng pandemya, marami po ang naging desperate, marami ang naging hopeless na wala ng pag-asa. Pero gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, hindi po permanente ang mga bagay-bagay sa mundo. Now, sa pagtatapos ng vlog na ito,
Siyempre, balik na tayo sa usual language that I'm using when I'm teaching. If you are born poor, that is not your fault. But if you die poor, that could possibly be your fault. A lot of us have aspirations in life. But I want you to know, nothing good ever comes easy. For easy things are not great, and great things are not easy. In life, there is no elevator to success. I usually share this in class for my students to be inspired. Believe that you can be better than who you are now. Because if you choose to live your life as a victim of your past choices or of others' judgments, then you do not believe that you have the power to change it. Unlearn this lie. Starve your fears and taste your dreams. For if you keep on doing this, and if you keep on trying, then one beautiful day, you will find grace. This is Irvin Neil A. Temporal, 9.09er Review Center, founder and CEO, Batang Cruz Naligas in 2005, saying, believe in God, work hard for your dreams.